Si Ate Arlene naglalaba. Ate Arlene! Ba't hapon na naglalaba ka pa? Next time, may nabili. Ah? Ayan si Ate Arlene. Sipag ni Ate Arlene, no? Oh. Anong oras na, Ate Arlene? Alas 5 na, oh. Alas 5 na. Bukan eh, may pasok. Ah, kaya naglalaba na siya ngayon. Opo, ayan. Sige, itay natin si, ano, si, itayin baga natin sila. Dumaan na sila? Nakadaan na sila? Oo. So, intayin natin si, Mikay. Ito yung bahay nila, Ate Arlene. Meron silang maliit na tindahan. Siyempre, ito si, Joy. Tulala. Tulala si Joy. Ayan. Subscribe and support her. Okay. From me, Basa, the Hungry Syria Wonder, I wish you all the best today. Thank you. At Lorny TV, mga kalingap ng Lorny TV. Sari po yan. Hello. Hello po, good morning. Good morning, magandang araw po sa ating lahat. Pakisubscribe po. Lorny TV, walang takot. Yes. Walang kapagod-pagod na tumulong sa ating kababayan. Ito po, pakisubscribe. Lorny TV. Salamat po. God bless. Thank you. Magandang hapon mga kalingap. Nandito po kami ni Lorny. Ayan. Support po natin Lorny TV. Napakagaling pong charity vlogger. At the same time ay reactionist. Salamat. Thank you. Thank you, Ted. Hello po mga kalingap. Please supportahan niyo po Lorny TV. And part po siya ng Team Kalingap. Thank you po. Thank you. God bless. Thank you, Kalinga Prab. Hindi mo na kaya. Hindi ko na po kaya magparabibigbid at nasakit ng emotion po. So, yun, si nanay, no, at isang PWD. At, para sa nanay ko po. Ay, good. Magandang hapon po, nay. Hi, nay. Magandang hapon po. Nanay ni Ate Arlene. So, si nanay. Ano pangalan nanay? Ano pong pangalan nila? Norte. Flor, rapper. Rapper. Apelido nila rapper. Flor, Nanay Flor. Nanay Flor. Kumusta naman po si Ate Arlene? Arlene bilang anak. Ay ano na nga kasi yung ano niya, nahihirapan siyang tumakad. Nahihirapan na maglakad. Oo, na ano yan, dati yan ay, na ano bagay na aksidente yung kanyang bulugod. Ah, na aksidente siya. Oo, na aksidente. Hindi naman yung ganyan ang ipanganak namin. Ah. Kaya lang nung siya ay grade 4 sa school baga, na ano daw siya ay nasunggaban ng mga nagbasang naglalaro. Siya ay napatama yung likod niya sa bato. Ah, kaya po ano yung likod niya, parang naglobo yung likod. Pinaano namin yan at yun ay nalumpo na ng 3 buwan. Ah, nalumpo. Pinaopera namin yan sa... Orthopedic. Nag-itumbuwang kami doon. Sa orthopedic po. Sa Manila pa po. O, sa Manila. Kasi wala daw dito yung laboratory na maaano sa kanisa pa. Inopera yan doon. Pero inopera balik kayo na lang dito na yung magkakasama. Si Ate Arlene wala na rin asawa. Kayo rin po na biyuda na rin po kayo. Ah, biyuda na rin si nanay. So si Ate Arlene na lang si Nanay Flor at saka yung anak ni Ate Arlene. Ayan, ito. Purpose kasi rin natin, makilala natin yung anak ni Ate Arlene. Ano pangalan nga, nay? Mikay. Babalik kami, nay. Mga alas 6 kasi nag-deserve daw sa simbahan. Deserve sa simbahan. Ilang taon ka na ngayon, nay? Nay Flor? Ako'y 75 na. 75? Ay. Parang hindi 75 si nay Flor. 49.
49. Ma-50 na si Ate Arlene sa December. Si Nanay is 75. Mukhang bata pa naman si Nanay Flor. Malakas ba si Nanay Flor? Mas malakas pa sa'yo. Oo, mas malakas pa sa'yo. Nay, babalik po kami, no? May pupuntahan lang po kami ngayon. Babalik po kami mamaya. Sisi na kayo, hindi kayo mamaatitang. Ay, okay lang po. Wala pong problema po. Si Ate Arlene naglalaba. Ate Arlene, ba't hapon na naglalaba ka pa? Nag-type pag may nabili. Ah? Sabi akong tatatagal ko. Oo. Kung may nagbibili, tatay. Ayan si Ate Arlene. Sipag ni Ate Arlene, no? Oh. Anong oras na, Ate Arlene? Alas 5 na, oh. Alas 5 na. Bukan niya may pato. Ah, kaya naglalaba na siya ngayon. Parang tubig na ako. Opo, ayan. Sige, tayo natin si, ano, si, tayo baga natin sila. Dumaan na sila? Nakadaan na sila? Ayun na po. Oo. So, hintayin natin si Mikay. Ito yung bahay nila, Ate Arlene. Meron silang maliit na tindahan. Siyempre, ito si... Si Joy. Tulala. Tulala si Joy. Ayan. Yan, ito si Mikay. Mikay? Mikay, ilang taong ka na, Mikay? 16. Ayan. Ito po yung anak ni Ate Arlene. Yan po yung kanina, yung binlog po ni Red, si Mikay. 16 ka na, Mikay? Dito ka, Mikay. Labas ka para makita ka. Bali, anong year ka na? Grade 10. Ah, grade 10. Bali, sa ano yun? Fourth year? Fourth year high school, no? Magsi-senior ka. Ay, ayan. Ang angkat mo, grabe, Mikay! Anong height mo, Mikay? 5'4". Ah, 5'4". Pero ilang taong ka pa lang? 6 years. Ay, batang bata, 5'4". Ang taas, oh, ang tangkad. So, Mikay, may tanong lang ako kasi kanina na-interview namin si Ate Arlene. Mahirap ba yung sitwasyon nyo ngayon na wala ka ng papa? Si Ate Arlene na lang yung bumubuhay sa inyo. Tapos, proud ka ba kay mama mo dahil napagtatapos ka pa rin niya? Kahit pa paano, nakakapag-aral ka pa rin, no? Anong masasabi mo kay mama mo? Iyak si Mikay. Sige Mikay, okay lang. Maraming salamat at proud na proud ako sa'yo kasi kaya mo kaming... Okay lang. Kaya mo kami itaguyod kahit mag-isa ka na lang. Yan. Ganda ni Mikay, simple lang. May boyfriend ka ba, Mikay? Wala. Anong gusto mong course pag nagtapos ka? Lawyer po. Ay, gusto mo maging lawyer? Talaga? Bakit pangarap mo maging lawyer? Ano lang po, parang yung pangarap po talaga. Pangarap mo talaga maging lawyer. So, dahil si mama mo, no, kahit... Si Ate Arlene, guys, nakikita niyo po na ganito, pero grabe, believe ako sa'yo, Ate Arlene. Kasi dalawa yung anak ni Ate Arlene, no? Panganay si Mikay? At bunso siya. Yung isa po... Lalaki, ilang taon si Kuya? Ah, siya yung kanina nandito nakatayo, yung pogi. Nandito nakita ko yung nakatayo siya. Oo. So maganda pala yung mga anak ni Nanay Arlene, maganda tsaka pogi. Ayan. So, Nay Arlene, ang gusto daw course ni Mikay, lawyer. Nga po ang gusto. Kakayanin. Kakayanin pa aralin hanggang makalo. Ito po tatay, magkagagit ang ngayon ang gado. Alam, tuition, no? Tapos 10 taon pa yung pag-aaral. 10 taon pa, no? Pero sa nakikita mo, masipag yung anak mo tsaka matalino. Ay, upo. Kayang-kaya mag-abuga siya. Ay, kaya naman po niya, masaya kaya mag-aaral. Kaya lang, ang problem, ang challenge natin na yung... Financial, no? Pero kung sa kakayanin, kakayanin, mukhang matalino si Mikay, no? Upo. Pwede na siya kaya mag-aaral na mag-aaral. Oo. Arlene. Mikay, yung nga, sabi ni nanay mo, mukhang kaya mo daw dahil matalino ka, masipag ka mag-aral, pero mukhang mahirapan daw kayo sa financial. Anong masasabi mo doon? Ano, pwede naman po ako mag-working student para na ako mag-para sa sarili ko. Ah, wow, ang galing ni Mikay. Grabe naman mga kabataan ngayon, no? So, Mikay, ang ibig mo sabihin,
hindi magiging hadlang yung kahirapan nyo para matupad mo yung pangarap mo maging abogado? Hindi. Kakayanin mo. Pipilitin mong kayanin. Opo. Nay Arlene, nakakabilib yung anak mo. Narinig niyo po yung sagot niya? Opo. Na pipilitin daw niya kahit daw mahirap lang kayo. Mag-working student daw siya. Sinasag ang pangarap niyan para makaangat ang pagkakarap. Para makaangat kaysa kailangan. Nakakaiyak na Arlene yung anak mo. Grabe, natouch ako doon sa sinabi. Kakayanin daw niya. Kahit daw magtrabaho siya pag nag-aaral, kakayanin niya. Sabi nga po yung sa akin, mag-working student siya. Wow. Nag-iitin na kaya. Very proud ka sa anak mo, na Arlene. Opo, sinuko po. Ayan si Mikay, grabe ka sa napaka murang edad na 16. Hindi ko naisip na talagang sasagutin mo ako ng ganun, no, na sabi ko magiging hadlang ba ang kahirapan sa pangarap mong maging abogado siya, yung sagot mo na magtatrabaho ka, working student, kakaiba kang bata ka talaga. So ibig sabihin walang makakahadlang sa iyo sa pangarap mong maging abogado. Wala. Talagang gusto mo talaga maging abogado. Opo. Na maging way para makaahon kayo sa kahirapan. So, gano ang edad mo nung namatay si Papa mo? 11 po. 11? Or 12? So, mga 4 years ago. Ang hirap, mahirap ba na walang ama? Si mama mo lang ang kumbaga kumakayod sa pamilya nyo? Opo. Napakahirap? Minsan kulang sa pera. Kulang talaga sa pera. So sa ngayon na nag-aaral ka grade 10, paano yun, mga baon mo? Paano sinong... Pamasahe lang po. Ah, pamasahe lang. 40 pesos, pamasahe lang. Ay, grabe. Hindi ka nahihirapan ng ganun? Wala ka man lang pang snack? Hindi po. May tindahan naman po nakapal. So ito yung pinagkakakitaan po nila Nanay Arlene na tindahan. May maliit na tindahan po sila dito. Dito po sila sa may highway. Anong highway nga to, Mikay? Anong highway to, Nay Arlene? National Highway ng... Oo, National Highway ng Labo. Labo, ano, Nay? Na? Barangay Bautista, Labo. So, dito po, nakilala po natin si Mikay at si Nanay Arlene na ni-refer po sa atin to ni Ate Annabelle, yung ating scouter. Nay, paano mo nakilala si Ate Annabelle? Ay, yung asawa niya ay classmate ko nung high school. Ah, yung asawa ni Ate Annabelle, classmate mo nung high school. Si Kuya Dennis, classmate pala ni... Pagkada ko na po siya. Lagi nga kami doon noon. Yung okay pa, pakiramdam ko, lagi kami doon. Oo, Nay, kanina na-interview namin si Nanay Flor, yung nanay mo. Sabi niya, grade 4 ka daw noon, grade 4, nung na-aksidente ka. So, bali, Nay, dati, hindi ka ganyan. Ay, hindi po. Kumbaga itong likod mo, lumaki na lang to dahil sa pagkaka-aksidente. Opo. Ayan yung guys, yung likod ni nanay, parang naano siya yung likod niya. Tapos, bali na yung paa mo, ganun din. Opo, nagtatampo na ang paa ko. Ay, nung nagkagraduate na ako ng kulibra, kulibra naman ako. Na? Na kulibra. Ano yung kulibra? Namumula, nilagnat ako ng isang buwan. Pag iba ng paa ko, maliit na siya. Ah, lumiit na yung isang paa mo. Nakulibra ako ay... Nakulibra? Si Utsuan sa atin, 20. Ah. Yun. Hindi ako dati gantong lumapat. Pero dati hindi kayo ganyan? Ay, di. Normal pa rin ako. So, ayan, Mikay. Alika, Mikay. Labas ka para ibigyan kita ang pambaon mo. So, ayan Mikay, bilang napakagandang inspirasyon mo sa mga kabataan natin. Birthday mo ngayon? Opo. Oh, birthday mo ngayon? Oh, ano ngayon? 5? Opo. November 5, birthday pala ni Mikay. Mikay, happy birthday. Hindi ko alam na birthday ngayon ni Mikay. So, Mikay, pero isang tanong na lang. Bilang ikaw ay napakagandang inspirasyon para sa mga kabataan na nagpupumilit mag-aral. No, nagpupumilit mag-aral sa gaganda ng inyong buhay. Mensahe para sa mga kabataan na katulad mo, nagsusumikap mag-aral. Huwag po silang susuko kasi nandiyan naman yung Diyos na laging maggagabay sa kanila sa pangaraw-araw. Magtiwala na po kayo sa kanila. Galing. So ikaw, kahit anong hirap ng hamon ng buhay, hindi ka susuko. Talaga? Pangako mo ba yan kay Ate Lorny na pagbalik natin sa kanang tanyag na abogado? Susubukan mo? Para talaga ha?
Pero Mika, ibabalikan ka namin at darating ang panahon, no? Matulungan namin kay ni Mamay, Mamay tuloy, Nanay Arlene mo, no? Na magabayan ka rin namin kahit papano, no? Napakabait mo kasi nirekomenda ka ni Ate Annabelle na talagang napakabait mo daw na bata. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Totoo ba yun, Nay Arlene? Mabait si Mikay? Napakabait pa, ano? Tsaka bihira yung ganyang klaseng napakasipag mag-aral, no? Sana, Nay, matupad yung, ano niya, yung wish niya na maging abogado, ah. Yung alin po ang wish ko, makatapos yung pag-aaral. Makatapos yung pag-aaral. Nanay Arlene. So, Mikay, so, ito si Ate Annabelle. Ate Annabelle, ito yung ating scouter. Shout out ka, Ate Annabelle. Shout out po. Ayan. Siya po yung nag-i-scout para sa atin. Kasama natin dito si Mikay. Ayan. Shout out, Nanay. Nanay Arlene. At saka syempre si Mikay. Ayan. Na ngayon ko lang nalaman, birthday pala ngayon ni Mikay. Mikay, dahil birthday mo ngayon, itong regalo sa'yo ni Ate Lorny. Jaran! Ayan, Mikay. So, may panghanda ka? Maghanda ka? Mag-jollibee ka. Treat mo yung sarili mo. Mag-jollibee ka. Pang-tuition na lang po para. Pang-tuition na lang. Ah, tulong daw kay mama niya. Ay, grabe. Bait na bata. So, ayan guys. Dahil birthday ni Mikay, November 5. 19 ano ka? 2007. November 5, 2007. So, yan. Uli. Happy birthday, Mikay. At sana matupad mo yung pangarap mo maging abogado. Pag may problema ako, sa'yo na ako lalapit, ha? Ayan, sige Nay Arlene, salamat ha. At papasyalan namin lagi kayo dito din, Naya. Oh, ayan. At alis na rin kami, Mikay. Ayan. Sige, thank you rin at pinaulakan mo kami, Mikay at si Nanay Arlene, kanyang nanay. Ayan, salamat din, Nay. Opo, ingat din po kayo. Ayan, Mikay, bye-bye. Salamat po. Pause lang kayo, picture lang. Ito, Mikay, tingin ka. 1, 2. Tingin ka dito, Mikay. 1, 2, 3. Sa pa, sa pa. Okay. Ayan, guys. At napuntaan natin si... Ayan, si Ate Arlene at saka si Mikay. Mag-ina po. Si Ate Arlene po ay PWD at tinatawid ang pag-aaral ni Mikay at nung kanyang kuya. So, maray-maray pong salamat sa pagsama po sa amin dito sa Labo. Thank you po. God bless everyone. Keep safe po. Bye-bye.